So I'm going to share to you my experience in CFO seminar. Talagang super tense ako noon when I had my CFO seminar rather than the US Embassy experience or US Embassy interview experience during my application in K-1 visa process category. If you want to know more, just keep on watching. Hello mga boss, welcome back to my channel. It's me, Porpinay Vlog here. And for today's video, I'm going to share to you my experience in CFO seminar last February 22, 2024. Before that mga boss, I just want to thank you for the support of my channel. Kung bago pa kayo sa akin channel, I hope that you will subscribe my channel and hit that bell notification so that you can or you are updated in my new videos. So in the future, I'm gonna upload more videos about K-1 process or K-1 visa process. And I just wanna say thank you to all the support from you guys dahil through you is makatulong kayo sa akin bilang isang small content creator. Makapag-ipon ako dito while I am here in the US. Wala po akong other income dito. So, yan lang yung extra income ko as a small content creator. So, it will help me and my baby soon to buy some things for him in the future. So, ngayon wala pa kami kahit isa. Wala pa. Hindi pa kami nakabili ng gamit ni baby. So, maybe soon and 2 months na lang, mga anak na ako. So, thank you so much for your support. So, today nga mga boss na, I'm gonna share to you my experience in CFO seminar in Manila last February 22, 2024. So, hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino ang aking counselor is, masabi ko lang is, she's really good counselor. Mabait naman siya, kaso mabusisi lang talaga siya in terms of documents. Para din naman yan sa atin as Filipino na magpunta sa ibang bansa to settle down for marriages and for work. And yan nga masabi ko, mabusisi siya lahat ng mga documents na needed na itatanong niya. So, it depends on our application or in your application, sa inyong situation, sa inyong fiancé, sa inyong documents, kung ano yung mga katanungan sa inyo ng inyong counselor. Hindi pare-pareho yung tanong. Pero sa experiences na isi-share ko sa inyo is, meron kayong idea kung ano yung mga katanungan o kung ano yung hahanapin sa inyo. So, hindi ko sinasabing ito lahat yung experience ko ay magiging experience mo din. So, meron lang kayong magiging basihan kung ano yung itatanong sa inyo. Depende pa rin yan sa counselor at depende pa rin yan sa kaso ng inyong relationship or sa case ng inyong mga documents. So, sa last video ko was approve yung visa ko last February 13. And nag-inquire ako online, February 14, it was issued. By February 16, visa on hand na ako. Nakuha ko na ito from LBC. So, pinick up ko lang kasi mas easier. And then, I tried that day, February 16, it was Friday. So, I tried to book an appointment or register in CFO, but they said na only Monday to Thursday ang registration schedule. So, nagantay ako until Monday, February 18. So, February 18 in the morning, mga 5 a.m. siguro yun, nag-aga ako na mag-register kasi nga I thought na makakuha ako agad ng slots. And then, nakalagay doon sa reply ng CFO is 1 to 3 days ang waiting period bago ka makakuha ng slot for or confirmation from them. Kaya nag-wait po ako ng until February
February 20. Nung February 20 is confirmed na yung aking application or registration. So, nakapag-schedule ako ng February 22 ng morning session. So, mga boss, no, merong bagong address ang CFO Manila. So, if I flash ko lang sa screen below ang kanilang address. Ito nga ang aking kwento. Mas nahirapan po ako, mas pinagpawisan ako ng butil-butil doon sa CFO rather than sa US Embassy interview ko. So, US Embassy, parang chill-chill lang tayo doon sa US Embassy. Hindi ako binabahan talaga sa US Embassy interview. Pero pagdating sa CFO, pinagpawisan talaga ako ng super bonggang-bongga talaga na pawis. Dahil nga sa maraming questions and sa mga documents na hinahanap. Okay, dumating ako ng CFO ng 7:30 in the morning. Kumain muna ako doon. Meron doon kainan malapit. So, kumain ako sa Popeye yata yun. And then, bago ako pumasok, so 8, ang schedule ko is 9 a.m. So, dapat 8 nandun ka na sa building. Pwede ka nang pumasok kasi marami pang i-fill out. Pagdating mo, kailangan po ninyong magdala ng dalawang valid ID. Ang isa po is iiwan doon sa baba for the visitor's pass. And then yung isa naman is kailangan nyo doon sa taas. So, kahit anong ID po, government-issued ID. And then, pagkapunta sa taas, bibigyan po kayo ng form and i-fill out nyo doon. So, kailangan nyo bilisan para pagkatapos nyo makakuha ng form is mabigyan kayo ng room kung saan kayo magsiseminar o mabigyan kayo ng counselor kung sino at saan kayo makakategory na room. And then, yun nga is 9 a.m. is earlier pa man, hindi nag-start pa yung counselor namin. So, tinawag mo na niya ako as buntis priority. So, ako yung unang tinawag. And then, tinanong niya sa akin yung mga, or hiningi niya sa akin ang mga dokumento na ito. Una is divorce decree. Pangalawa is police clearance. Pangatlo is income tax return ni fiancé. 1040, yun, binigay ko sa kanya ang 1040. Pero, naging worst yung sa tanong niya sa akin sa police clearance. So, nung nagtanong siya sa akin sa police clearance, sabi ko, wala po akong police clearance ni fiancé, ma'am. Sabi niya, kailangan ko daw pong mag-provide ng police clearance ni fiancé na wala siyang criminal record. So, nataranta na ako, pinagpawisan ako kasi wala talaga akong police clearance ni fiancé. Kahit sa US Embassy interview, wala po akong ready na police clearance ni fiancé. Kasi hindi naman sila binibigyan sa kanilang state ng ganun. So, at matagal din sila makakuha. It takes a month or how many days bago makakuha online. Tapos, noon is sabi ko, ma'am, what if I can't provide this documents? After the session, sabi niya, hindi kita mabigyan ng police clearance, pero once na magkaroon ka na niyan o meron ka nang ready, i-email mo lang sa akin and then i-email ko lang sa iyo ang iyong certificate. So, ganun po ang mangyayari. Ngayon, pinagpawisan ako, tapos tinanong din niya sa akin yung divorce decree, kung anong grounds. So, hindi yung kwento-kwento ka lang, blah, 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 blah. Dapat sabihin mo, dapat alam mo din kung ano yung ground. So, as me, hindi po ako law person. Hindi po ako attorney o kung ano-ano. Hindi ko po naiintindihan kung ano yung mga batas-batas nila sa kanilang lugar. So, ang maintindihan ko lang doon is that support, the financial support niya sa kanyang kids, sa kanyang anak at sa kanyang ex-wife. Yun lang po ang alam na naintindihan ko sa papel. So, divorce decree ni fiancé is mga 9 pages yun. Kaya, hindi ko pa alam talaga kung saan. So, nataranta na ako. Parang na-blackout na talaga ako. Sumakit yung chin ko para kung manganganak dun sa loob ng area. Tapos, nung nag-start na, kasi ako lang yung unang tinawag or dalawa yata kami, binigyan niya ako ng chance na ma-chat si fiancé. Sabi niya, kailangan daw niya nito, yung divorce decree niya, yung police clearance nga. So, chinat ko si fiancé during the session. Pumunta ko sa CR.
And then tinawag yung fiancé, sabi ko sa kanya, saan yung police clearance or meron ka bang mapakita sa akin na no criminal record ka? So, buti na lang is dala ko yung I-129F record ni fiancé. Yung sa initial petition, meron akong copy nun. And then, nandun sa page 8 yata, meron doon sa section na yun is no criminal records si fiancé, naka-state. So, yun yung pinakita ko after this session, yun yung pinakita ko kay counselor. At ang inokay naman niya, binasa niya, tinignan niya na no grounds o no record naman si fiancé, and then inokay niya. And sa divorce decree naman, hinanap niya sa akin kung ano daw yung grounds. So, inindicate ko kung anong number, anong page. Pinakita ko sa kanya ang grounds ng divorce ni fiancé at ang kanya ex-wife. So, yun, nagtanong din siya sa akin ang about sa work ni fiancé, kung ano yung trabaho niya, nakatapos ba siya ng, kung magtanong siya ng kanyang, meron siyang question, kailangan mag-provide ka ng written or documents to prove your answer. So, nagtanong sa akin si counselor na kung ano yung trabaho ni fiancé, sabi ko, product development engineer, saka Intel Corporation. And then, sabi niya, akin na ang IRS niya or 1040. Then, binigay ko sa kanya. Binigyan ko siya ng 3 years. Recent 3 years na 1040. Tinilan naman, hindi na niya tinilan isa-isa. And then, sabi niya, graduate pa si college level ba or college graduate pa si fiancé. Yun, sinabi ko, oh, syempre, di ba? Product development engineer nga yung trabaho. So, for sure na yan, graduate na yan. And then, tinanong niya sa akin about sa relationship. Tinignan niya yung photos of relationship namin. Yung evidence of relationship mo is dapat nandun din, dala mo din. So, tinignan niya. Sa US Embassy, hindi na po yung tinignan sa akin. Walang hiningi yan sa US Embassy. Pero dun sa US, sa CFO, talagang inisa-isa talaga ni counselor ang aking evidence of relationship from the beginning up to the end. So makapal yun, nagaganyan. And then, yun, tinanggal talaga niya ang mga pictures. Inisa-isa niya yung pictures. Sabi niya, saan kayo nagkita? Ilang beses kayong nag-meet? Tinanggal niya yung mga pictures niya. Nag-meet na ba kayo ng family niya? Nag-meet na ba kayo ng family mo? Something ganyan. And then, after that, tinanong kanya kung about sa violent ba si fiancé, saan ba kayo nagkakilala, about sa inyong relationship na. So, basic lang yun na tanong. Tinanong din ako ng counselor kung ano ang gagawin ko pagdating ko dito sa US, o pagdating ko sa US. So, sabi ko is sa aking kalagayan, pregnant ako, tinanong niya ako kung may plan ba akong mag-work. Sabi ko sa situation ko is pagdating ko doon siguro magsisettle muna kami. Isisettle ko muna tong anak ko. And then if ever na kailangan ko ng magtrabaho, then tutulungan ko ang aking fiancé sa financial expenses namin. And then marami pa siyang tanong about sa relationship nga. And yun lang, doon lang talaga ako nahirapan or nagka-problema sa police clearance ni fiancé kasi wala akong reading document na police clearance ni fiancé. So yun, nung na-provide ko na sa kanya yung hinihingi niya, inokay na niya at binigyan niya ako ng certificate. Pagkalabas ko doon sa area niya, sa counselor, pag alis ko, pumunta ako doon sa ano para magbayad ng certificate niya bago mo makuha ito digital. So, meron silang area doon na pwede kang mag-print, pero hindi ako nag-print doon kasi black and white lang ang kanilang printer. So, hindi na ako nag-print. Through digital na lang ako kumuha ng certificate. So, ang certificate pala natin is ganyan yung itsura. Merong numbers sa loob, sa baba ng, hindi ko na mapakita sa inyo kasi
confidential. So, ang sabihin ko na lang dito is, sa baba ng kanyang barcode, mayroong number, nakaritin ng text na red. Tapos, kung saan ang country ng iyong destination. So, ang kalagay dito is country of destination is United States of America. So, yun lang. Pagkatapos ko, bago nakalabas siguro ako before 12. So, yun lang. If you are going to have your CFO seminar, just prepare all the documents you have during your interview in US Embassy. And then, if you can able, then provide the police clearance kasi yun po ang hinahanap talaga. And hindi po talaga tayo niyan madaling makahanap. If hindi po kayo makaprovide, just bring your I-129F kasi meron doong nakastate ng criminal record ni fiancé sa initial petition. So, yun lang. And also, if your fiancé is divorced, better to check his divorce papers para makita nyo or basahin nyo kung ano yung nakalagay doon. So, that's it. I hope that this video will help you in the future. And thank you so much for watching. Peace.